Nung 10 taong gulang ako, nakulong kasi yung ama ko. Nasa grade 4 ako noon, nakalabas siya nung nag-third year college na ako. Sa pagkakataong yun, naisip ko talaga na kinakailangan sa pamilya namin mayroong isang tao na may alam sa batas. Pinanganak ako sa isang bayan sa Bohol. Ang aking ama ay isang karpintero, ang aking ina ay isang maghahabi. Medyo mahirap talaga yung buhay namin doon kasi siyam kaming magkakapatid eh. Pumasok kasi ako ng isang kasambahay nung nagka-college na ako. Kung kaya't yung amo ko sa pagiging kasambahay, sila yung nagbabayad ng tuition sa eskwelahan. Sa koleheyo, kinuha ko yung Bachelor of Arts, Major in Political Science. Sa totoo lang, ako lang yung nakapag-aral ng koleheyo sa amin. 20 taong gulang ako nung pumunta ako ng Maynila. Marami akong pinasok na trabaho. Halo-halo, mayroong nagtitinda sa kalye, mayroong nagiging car wash boy, mayroong naging delivery boy. Nung nakapag-ipon na ako ng konting pera, handa na akong mag-aral ng law. Nagtanong-tanong ako ng mga magandang eskwelahan na mababa ang tuition fee at may nakita ako. Naghanap naman ako ngayon ng panibagong trabaho. Kapag manatili ako sa pinakahuli kong trabaho bilang isang delivery boy na nagtatapos ng alas 9 ng gabi, hindi ako makapasok. Naisipan kong pumasok sa taxi. Hindi ako nag-aaral para magta-taxi lamang. Nagta-taxi ako para mag-aral. Iba-iba yung trato kasi ng tao sa mga taxi driver kasi hindi naman natin sila masisisi kasi marami din taxi driver na mga balahura din. Ayun, nagkakasakit din ako minsan pagka sa buong araw na pamamasada. Kailangan pang magpuyat sa gabi para makapag-aral. Pero kahit papaano, kahit may sakit pa rin ako, papasok sa eskwela, tuloy pa rin. Hindi mahirap yung subject. Kasi medyo may utak din naman kasi ako ng konti, matalino ako ng konti. Yung financial na pangangailangan doon ako nahihirapan. Sa pag-aaral kasi ng abogas yan, napakadaming gastusin. Ang libro namin, pinakamababa na yung 1,000. Mga Xerox ng kaso, pang araw-araw nakakainin. Tsaka yung susuotin ko sa araw-araw. Pagdating ng bayaran ng tuition, kinukulang ako. May pagkakataon po na gusto ko nang tumigil. Kaya lang, mayroon din namang pinadala yung may kapal na tumulong sa akin. Pumasok ako sa Sakdalan Law Office noong November 2012 bilang isang legal researcher at saka assistant sa opisina. Yung papalapit na napapalapit yung bar, sabi ko sa sarili ko, baka hindi ako papasa. Pinaghanda ko na yung sarili ko sa magiging kalalabasan ng bar. Kung sakasakaling hindi ako paapalarin, magte-take 2 ako. Nagsimula na ako mag-review ulit noon. Nung araw na mismo na lumabas yung bar, tinawagan ako ng boss namin, "Panyero, congrats, pumasa ka." Talagang tuwang-tuwa ako noon. Nakatanaw ako sa simbahan. Nagpasalamat ako sa may kapal. Tuwa lang, umiyak ako nung araw na yun. Ngayong isang abogado na ako, ganun pa rin talaga. Yung kahirapan, nandiyan pa rin. Hindi naman basta pumasa ka ng abogado, mayaman ka na. Pangarap ko ngayon, una-una, sa pamilya ko. May pangako kasi ako sa kanila na lahat sila kailangan bigyan ko ng magandang buhay. Sa sarili ko naman, syempre, medyo nakakaangat din naman ng onte. Kahit hindi naman siguro mayaman. Tsaka magiging magaling na abogado. Narating ko yung kalagayan ko ngayon bilang isang abogado, hindi lang sa sarili kong paa. Maraming tao ang tumulong sa akin para maabot ko to. Hindi naman nila hiningi na tulungan ko sila bilang pagbalik. Ang sabi nila sa akin, pay it forward. Sana sa ibang tao na lang din na makikita mong nangangailangan, may paabot mo yung tulong na binigay namin sa'yo, maibahagi mo rin sa kanila. At sa mga taong makakapanood o makakaalam ng video nito, kung mayroon man akong maitutulong sa inyo, balang araw, pag tayo ay nagkasalubong sa ating mga buhay, makakaasa kayong tutulungan ko kayo hanggat sa abot ng aking makakaya.